Ligtas na nakadaong sa isla ng Siraya ang balsang sinakyan ng tatlong antingero. Mas naging mapagmasid sila sa lugar dahil pagpatak pa lang nila sa buhanginan ay ramdam na nila ang malakas at negatibong enerhiya na bumabalot sa lugar na yon. Hindi basta-basta ang pwede nilang maging kalaban, kaya kailangan nilang magdobli ingat. Bago nila pasukin ang kakahuyan, ay sinigurado muna nilang hindi matatangay ng alon ang kanilang balsa. Ang balsang iyon ng Sirena din ang makakapagligtas sa kanila kapag nakuha na nila ang kayamanan. Mas lalong lumakas ang negatibong enerhiya nang nasa kakahuyan na sila. Binili ni Samuel ang mga kaibigan na huwag kakain ng kahit anumang bungang kahoy o pagkain na nasa isla dahil maaaring maging patibong iyon laban sa kanila. Tangi ang baon lang nilang tubig ang titipirin nila upang makaraos, pati na rin ang kakarampot na baong tinapay. Tahimik ang buong isla, subalit mapanganib. Ang katahimikan nito ang mas nagpapadagdag ng misteryong bumabalot sa lugar na yon. Kung isa lamang silang ordinaryong tao na hindi matatangan ng bertud at mutiha, ay tiyak na iisipin nilang payapa sa lugar na yon. Subalit, para sa mga katulad nila, ang katahimikan ay may katumbas na panganib. Hindi kasi nila alam kung kailan may sasalakay na kalaban sa kanila. Malawak ang islang iyon, higit na triple ang lawak nito kumpara sa isla ng mga pirata. Mas matatayog ang mga punong kahoy at mas madawag ang kagubatan. Maraming ligaw na halaman at mga baging na nakabitin mula sa mga puno, kaya hindi lamang mga elemento ang kalaban nila doon, kundi pati mga mababangis na hayop. Tanging payat na patpat lamang ang pinangahawi nila sa kanilang dinaraanan. Nang makahanap ng mayabong na punong maaring pahingahan, ay nagpasya silang magpahinga muna habang pinag-aaralan nila ang hawak na mapa at kompas na ibinigay ni Lolo Teban sa kanila. Nang makita ni Samuel ang kompas, ay hindi niya mapigilang maluha dahil malapit na sila sa pinakamapanganib na parte ng kanilang paglalakbay. Malayo-layo na rin ang narating nila at napakarami na nilang pagsubok na napagdaanan. Ilang beses na silang nasuong sa bingit ng kamatayan, pero patuloy pa rin silang lumalaban. Sa gagawin nilang pagkuha ng kayamanan ay hindi sila nakatitiyak kung makakauwi ba sila ng buhay. Pero nangako si Samuel na kahit anong mangyari ay magtatagumpay sila at makakabalik sila sa dati nilang buhay. Mababalikan pa nila ang apo ni Lolo Teban, ang unang babae na bumihag sa puso ni Samuel, at iyon ay walang iba kundi si Luna. Kailangan na natin mahanap ang kayamanan sa lalong madaling panahon. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Wika ni Landro. Hindi maganda ang pakiramdam niya simula pa nang maglayag sila hanggang sa makasagupa nila ang mga pirata. Pakiramdam niya ay humina ang pondo niya, kaya naging mahina din ang kanyang proteksyon. Tayo na! Ani ni Samuel bago nagsimulang maglakad. Nakarating sila sa isang burol at paanan nito ay may mga pananim na gulay. May mga nakita silang kambing at kalabaw na nanginginain ng damo. May nakita din silang usok, sinyalis na may nagsisiga, at tila isang munting tribo ang natanaw nila. Akmang hahakbang si Manny para puntahan ang lugar na natatanaw nila, pero agad siyang hinatak nila Landro at Samuel. Huwag kang padalos-dalos, Manny. Baka yan na ang mga tinutukin nilang tribo ng mga pugot. Bulalas ni Landro. Nagtago sila sa malaking katawan ng puno bago muling sumilip. Tama ang hinala nila dahil saglit lang ay namataan na nila ang grupo ng mga maliliit na itim na mga tao. Payat ang katawan pero halatang patak sa trabaho. Nakasuot ng bahag at may hawak na mga kawayang sibat. Lumayo na tayo dito bago pa nila tayo mapansin. Wika ni Samuel.
Tahimik nilang nilisan ang pinagkukublihan at bumalik sa madawag na kakahuyan. Muli nilang sinundan ang direksyong tinuturo ng mapa sa tulong din ng kompas. Inabot na sila ng maghapon pero hindi pa rin nila nahanap ang kuwebang kinaroroonan ng kayamanan. Tama ba ang direksyon na sinusundan natin? Paikot-ikot na lang yata tayo eh. Naiyayamot na bulalas ni Manny. Magtatakip silim na at mahihirapan na silang makita ang daan kapag dumilim na ang paligid. Sinusundan ko lang naman ang mapa at kompas na ito. Sagot naman ni Samuel at pinakita ang mga hawak. Dapat sana ay nakarating na sila sa patutunguhan pero wala naman siyang nakikitang kuweba na malapit sa kanila. Nasaan na ang kuweba? Bakit wala? Uwi ka ni Manny na iginala pa ang paningin sa paligid habang hindi mapakali at palakad-lakad. Irritable naman ito kaya hindi rin mapigilan ni Landro ang mainis sa kaibigan. Pumirmi ka nga lang Manny, lahat naman tayo dito ay gustong mahanap ang kuweba, hindi lang ikaw. Singhal niya rito. Nasipa na lamang ni Manny ang mga halamang malapit sa malaking bato dahil sa inis at padabog na naupo sa malaking tipak ng bato. Dahil sa ginawa niya ay dumausdos pababa ang inuupuan niyang bato. Nawalan ng panimbang si Manny kaya kahit siya ay kasamang dumausdos pababa sa isang butas ng lupa na hindi niya agad napansin kanina. Agad siyang kumapit sa mga halamang naroon pero hindi pa rin ito kinaya ang bigat niya kaya napasigaw na lamang siya nang bumulusok ang katawan niya pababa sa butas na yon. Samuel, Landro, tulong! Sigaw ni Manny. Agad namang dinaluhan ng dalawa ang kaibigan pero hindi na nila nasambot na mahatak ito. Agad na sumilip sa butas ang dalawa. Madilim kaya hindi nila gaanong maaninag ang nasa ibaba. Manny, ayos ka lang ba? Sigaw ni Samuela. Umalingaw-ngaw pa ang tinig niya sa butas. Hindi sumagot si Manny kaya nag-aalala ang dalawa. Manny, sandali lang! Bababa na kami riyan! Sigaw ni Samuela bago mabilis na naghagilap ng baging na pwede nilang gamitin sa pagbaba. Tinulungan naman ni Landro si Samuela hanggang makakuha sila ng sapat at matibay na baging. Itinali nila ang bawat dulo para humaba bago nila itinali sa isang puno. Ang kabilang dulo naman ay inihagis nila sa butas, pababa. Pababa si Samuel nang marinig nila ang pagsigaw ni Manny mula sa ibaba. Landro, Samuel! Mukhang ito na ang kuwebang hinahanap natin! Bilisan ninyong bumaba! Sigaw ni Manny mula sa ibaba ng malalim na butas. Nagkatinginan ang dalawa bago nagpasyang bumaba. Nauna si Samuel at namangha pa ang binata nang tuluyang makababa. Malawak pala ang butas na iyon kaya nakatitiyak silang iyon na ang kuwebang hinahanap nila. Nakapagtataka nga na may mga sulong nakatulo sa bawat sulok ng kuweba. Inilalagay siguro ito ng mga tagapangalaga ng kayamanan. Ang iba ay umaapoy pa, kaya naman kinuha na lamang ni Samuel ang isang sulo upang magamit nila na tanglaw sa loob ng kuweba. Tumingala pa sila sa butas. Natagalan si Landro sa pagbaba. Landro, bakit ba ang tagal mo? Nagtatakang tanong ni Samuel. Hindi naman kasi siya nahirapang bumaba kanina, lalo pa at may mga tipak ng bato naman silang natatapakan habang bumababa. Nang tuluyang makababa si Landro ay kumuha na rin ng tigi isang sulo ang dalawa para panglawan ang kanilang daraanan. Nagsimula silang maglakad para galugarin pa ang kabuuan ng kuweba. Manny, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nabalian? Tanong ni Landro kay Manny. Napangisi naman ito bago sumagot. Tinatanong mo pa ako, alam mo namang may mga kakayahan tayo na hindi pangkaraniwan. Protektado tayo sa alinmang panganib. Naiiling na nagpatuloy sa paglalakad si Manny
habang si Landro ay natitigilan. Paano ay nahirapan siya kanina sa pagbaba? Ramdam niya ang bigat ng katawan habang nakakapit sa baging. Ramdam din niya ang paggagasgas ng siko at hindi niya maiwasang masagi ang mga bato. Tila ba hindi siya protektado ng kanyang mga orasyon? Humihina ang pondo ng poder o proteksyon niya. Landro, may problema ka ba? Tanong ni Samuel nang mapansin na natigil sa paglalakad ang kaibigan. Wala. Pagkakaila ni Landro para hindi mag-alala pa ang mga kasama. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad at iwinaksi na lang sa kanyang isipan ang mga alalahanin. Wala nang mga sulo na dinaraanan nila at tanging mga sulong hawak na lamang ni Samuel ang napapanglaw sa kanilang dinaraanan. Sandali, wala ba kayong nararamdaman? Tanong ni Samuel. Natigil sa paglalakad si Manny at nilingon ang mga kaibigan. Nakiramdam siya sa paligid. Hanggang mapagtanto niya ang sinasani ni Samuel. May kakaiba nga sa paligid. May naririnig silang mahihinang daing. Halos hangin na lang ito at kung hindi papakikinggang mabuti ay hindi mapapansin. Maganda kayo! Wika ni Samuel kaya hinugot nila ang kanilang mga itak. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad pero marahan ang ginawa nilang paghakbang para hindi makalikha ng ingay. Mas lumakas na ang mga dainga at ungol na naririnig nila. Mistula itong ungol ng mabangis na hayop. Ano yun? Pasigaw na tanong ni Landro sabay turo sa madilim na bahagi ng kuweba. May gumalaw doon at papalapit sa kanila. Nang tuluyan itong mahagip ng ilaw mula sa sulunga, dala nila ay doon nila nakitang mabuti ang itsura ng nilalang. Isa itong natutuyot na bangkaya, tuod kung kumilos at may matatalim na mga ngipin. Mga amalanhig! Bulalas ni Manny bago nito iwanisiwas ang hawak na sulu. Tila wala namang takot ang mga bangkaya. Pilit lamang silang inaabot para mahuli at gawing pagkain. Hindi na uubos ang mga amalanhig na kalaban nila. Nagsusulputan ang mga ito mula sa gilid ng kuweba. Isa palang libingan ang kuwebang iyon kaya mga sulunga nakasapit sa paligid ay dahil may mga taong nagagawi roon. Iyon ang mga labi ng mga isinumpang pugot na namayapa na. Patuloy silang mabubuhay sa gabi para maghanap ng makakain. Gutom na ang mga ito at nais silang sagpangin. Saksakin ninyo ang tapat ng puso nila para tuluyang mamatay! Sigaw ni Landro. Hindi tumigil sa paghataw ng hawak na itak ang tatlo. Ang dala nilang sulo ay winasiwas din nila sa mga to. Marami na rin bangkay ang nasusunog at ang iba namang nasasaksak sa tapat ng puso ay hindi na muling bumabangon. Ang ipinagtataka lamang ni Landro ay kung bakit mabilis siyang mapagod. Naging mabagal din ang bawat kilos niya dahilan kung bakit ilang beses siyang iniligtas ni Samuela. Hindi na uubos ang mga kalaban nila kaya naman inutusan ni Samuel si Landro para hanapin na ang kayamanan. Magpapaiwan sila Samuel at Manny para patayin ang mga amalanhig. Agad namang sinunod ni Landro ang mga kaibigan. Nagtungo siya sa parte ng kuweba na walang amalanhig. Doon siya nagmistulang maghanap. Ang kayamanang hinahanap nila ay nakalagay sa isang paula na gawa sa pilak. Ayon kay Tata Teban ay may kalakihan ng paula at matatagpuan ito sa pusod ng kuweba. Samantala, patuloy naman sa pakikipaglaban sina Samuel at Manny sa mga amalanhig. Sa liksi at lakas nila ay pabawas ng pabawas ang bilang ng mga ito hanggang sa tuluyan nilang maubos ang mga amalanhig. Nang makatiyak na wala nang ang kalaban ay agad na nagtungo ang dalawa sa direksyong pinuntahan ni Landro. Mabuti at may apoy pa rin ang kanilang sulo, kaya mapapanglawan pa rin nila ang kanilang daan.
Habang naglalakad, ay tinanong ni Samuel si Manny. Wala ka bang napapansin kay Landro? Tanong niya. Napakunot noon naman si Manny sa tanong ng kaibigan. Wala naman. Bakit? Nagtatakang tanong ni Manny. Mabagal siyang kumilos at parang naging mahina. Ilang beses siyang kamuti ka mamatay kanina. Wika ni Samuel na hindi maiwasang makaramdam ng pag-aalala. May nag-iba talaga sa kaibigan para itong nawalan ng lakas at kakayahan. Baka naman pagod lang o baka nasasabik na kay Laila. Biro ni Manny pero si Samuel ay nananatiling kabado. Kilala niya ang kaibigan kaya alam niyang may dinaramdam ito. Samuel, bilisan na lang natin para maabutan natin si Landro kaysa kung ano-ano pang iniisip mo. Giit ni Manny. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marinig nila ang malakas na tinig ni Landro. Manny, Samuel, nahanap ko na ang baul! Sigaw nito. Nagkatinginan sina Samuel at Manny bago nagmamadaling tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tinig ni Landro. Pagkarating doon ay nakita nila ang baul. Nakapatong ito sa mesang gawa sa bato. May kalakihan din ang baul kaya nakatitiyak silang malaki ang mapapakinabangan nila sa kayamanang iyon. Ang paghihirap nila ay matutumbasan na dahil makakamit na nila ang magandang buhay. Mga kaibigan, yayaman na din tayo! Bulalas ni Manny habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa baul. Huwag mong sulohin, tatlo tayong yayaman! Biro ni Landro habang nakangiti. Halos maiyak sila dahil sa wakas ay nagbunga na ang kanilang hirap na kanilang pinagdaanan. Walang pansidlan ang tuwa ng tatlong magkakaibigan habang nakatingin sa baul ng kayamanan. Kalakip ng sayang nararamdaman nila ay ang kabang unti-unting umuusbong dahil alam nilang may mas matindi pa silang kahaharaping panganib. Alam nilang kapag kinuha nila ang kayamanan ay guguho ang gusi nito at tiyak na kasamang guguho ang kuwebang kinaroroonan nila. Hindi sila nakatitiyak sa kanilang kaligtasan. Ang tanging magagawa lamang nila ay magtiwala sa Diyos at sa kakayahang ipinagkaloob sa kanila. Handa na ba kayo? Tanong ni Samuel sa dalawang kaibigan. Si Manny ang mabilis na tumango habang may pag-aalinlangan naman si Landro. Kung sana ay protektado pa siya ng kanyang libreta negra, ay hindi siya kakabahan at matatakot. Pero tila itinakwil na siya ng kanyang gabay dahil hindi niya magamit ang mga orasyon niya. Para bang nauubos ang kanyang pondo, kaya hindi umeepekto ang kanyang mga orasyon at dasala. At sandali! Wika ni Landro para pigilan si Samuel nang akma nitong aakyatin ang kinaroroonan ng baula. Landro, wala na tayong oras. Kailangan na natin magmadali. Giit na Manny Manny. Bumaling si Landro sa kaibigan bago tinapik ang balikat nito. Mga kaibigan, gamitin ninyo ang kayamanan sa mabuting paraan. Wika ni Landro. Agad naman siyang sinuway ni Samuel dahil maging ito ay kinakabahan para kay Landro. Nakikita ni Samuel ang pangamba sa mukha ng kaibigan kaya nakaramdam na rin siya ng takot sa kalagayan nito. Ano ka ba, Landro? Bakit parang naghahabiling ka? Singhal ni Samuel sa binata. Umakyat si Landro sa kinaroroonan ng kayamanan. May kataasan ito pero hindi siya sumuko. Nang tuluyan siyang makasampa sa simentadong mesa na kinaroroonan ng kayamanan, ay saglit niyang nilingon ang mga kaibigan. Samuel Manny, salamat sa pagkakaibigan. Aniya bago huminga ng malalim. Kung buhay niya ang maging kapalit para mag-iba ang takbo ng buhay nila Samuel at Manny, ay buong puso niyang tatanggapin. Landro, buba ka rito. Umalis na tayo. Giit ni Samuel. Agad namang bumaling ang paningin ni Manny kay Samuel. Samuel,
Ngayon ka pa ba susuko? Abot kamay na natin ang kayamanan. Galit na bulyaw nito bago tumingala sa kinaroroonan ni Landro. Kunin mo na ang kayamanan, Landro. Ihagis mo rito. Sigaw pa ni Manny. Naningkit naman sa galit ang mga mata ni Samuel at sinugod si Manny. Hinigit niya ang damit nito at takmang susuntukin. Itinulak naman ni Manny si Samuel para dumapo sa kanya ang suntok nito. Manny, alam mo ba kung ano mangyayari kapag kinuha ang kayamanan? Guguho ang kinalalagyan nito. Galit na singhal ni Samuel. Anak nang, grabe naman Samuel. Simula pa lang ng paglalakbay natin, alam na natin mangyayari yan. Ngayon pa ba tayo maduduwag? Bulyaw rin ni Manny. Muli niyang binalingan si Landro na siyang malapit sa kayamanan. Ano ba kinakatakot mo? Protektado ka ng iyong libreta negra, Landro. Hindi ka basta-basta mapipinsala kahit anong kalamidad. Galit na wika ni Manny bago nito inutusan si Landro na ihagis ang baul sa kanila. Landro, wag! Higit na mahalaga ang buhay mo kaysa sa anumang kayamanan. Wika ni Samuel habang naluluhang nakatingin sa kaibigan. Kung hindi sana nangihina ang kapangyarihang taglay ni Landro, ay hindi sana siya mag-aalala. Pero ramdam niyang walang proteksyon ang kaibigan niya. Hindi niya alam kung bakit naging mahina ito at kung bakit hindi nito magamit ang kaalaman. Pero isa lang ang natitiyak ni Samuel. Maaaring ikamatay ni Landro kapag gumuho ang gusi o ang kinalalagyan ng kayamanan. Tama si Manny, Samuel. Halos itaya natin ang buhay natin para sa kayamanang to. Hindi pwede ngayon pa tayo susuko. Wika ni Landro. Masasayang ang lahat ng pinagdaanan nilang hirap kung hindi nila makukuha ang kayamanan. Abot kamay na nila ito kaya hindi siya papayag na hindi sila magtagumpay sa kanilang misyon. Landro, wag! Walang halaga ang kayamanang yan. Mas mahalaga ang buhay mo. Pinilit ni Samuel na umakyat sa kinaroroonan ni Landro para ito ay pigilan pero mabilis siyang napigilan ni Manny. Landro, sige na. Kunin mo na ang kayamanan. Kayang-kaya mo yan. Protektado ka ng iyong libreta negra. Sigaw ni Manny. Nagpambuno sina Samuel at Manny. Pilit na pinapababa ni Samuel si Landro habang si Manny naman ay pinapakuha ang baul. Dahil sa mainit nilang pagtatalo ay hindi nila nakita nang kunin ni Landro ang kayamanan. Hindi na rin niya kayang buhatin ang baul kaya labis siyang naninibago sa kanyang sarili. Sinunod na lamang niya ang sinabi ni Manny. Inihulog niya ang baul nang makita niya iyon ni Manny. Ay agad niya itong sinalo. Natigilan si Samuel at agad na nilingon si Landro. Pababa na ito nang magsimulang yumanig ang kinaroroonan nito. Landro, bilisan mo! Sigaw ni Samuel. Akmang lalapitan niya ang kaibigan para tulungan pero huli na. Yumanig ang kuweba at tuluyang gumuho ang kinaroroonan ni Landro. Nang bumagsak ito ay bumagsak din ang mga bato at matitigas na lupa na naging sanhi para matabunan ang katawan ni Landro. Hinila na mani-mani si Samuel para hindi ito mabagsakan ng mga bato. Dahil sa taglay na pambihirang lakas at abilidad ay nagawang buhati ni Manny ang baul ng kayamanan. Gamit lang ang isang kamay, hinatak nito si Samuel paalis sa lugar na iyon. Patuloy na yumanig ang kuweba at anumang oras ay maaari silang mapahamak. Si Landro, kailangan nating tulungan! Giit ni Samuel at pilit na inaabot ang kinaroroonan ng kaibigan. Samuel, wala na tayong magagawa pa. Patay na si Landro at tayo ay buhay pa. Kailangan nating magbuhay! Giit ni Manny. Pilit kumawala si Samuel sa pagkakahatak ni Manny dahil hindi niya maatim na iwan doon si Landro. Hindi! Buhay pa si Landro! Giit ni Samuel. Nagsimula na magbagsakan ng ilang mga bato kaya naman muli siyang hinatak ni Manny. Wala na tayong magagawa.
Kailangan natin mabuhay, Samuel. Para sa iyong ina, para kay Luna. Giit ni Manny. Natigilan si Samuel bago napahagulgol. Naalala niya ang ina na ngayon ay nasa puter ng kapatid niya. Naghangad siyang makuha ang kayamanan para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. Naalala din niya ang pangako kay Luna na babalikan niya ito. Landro, patawad! Aniya, bago pikit matang tumakbo palabas sa kuweba. Dahil protektado sila ng orasyon at mga dasal, ay ligtas silang nakalabas sa kuweba. Subalit, paglabas pa lamang nila ay nakaabang na ang mga buong tribo ng pugot. Nanlilisik sa galit ang mga mata ng mga ito. At magbubukang liwayway na, kaya natanto nilang magdamag pala silang naroon sa kuweba. Iwan niyo ang kayamanan kung ayaw ninyong mamatay. Sigaw ng pinuno ng mga pugot. Awan karbingan niyo dita, kanyami dahita. Sigaw ng iba pa sa wikang Ilocano na ang ibig sabihin ay wala kayong karapatan dyan. Pag-aari namin yan. Di niyo mabawi ang kayamanan. Magkamatayan muna tayo. Sigaw ni Manny bago binalingan ang kaibigan. Lalaban sila hanggang sa huli. Samuel, humanda ka. Ang Sator Coronado sa Tambatong Kalog ay mabisang gamit sa pakikipaglaban. Magsanipwersa tayo. Wika ni Manny. Tumango si Samuel at inianda ang sarili. Hindi rin siya papayag na makuha ng mga pugot ang kayamanan dahil masasayang ang sakripisyo ni Landro. Mababawi lamang nila ang kayamanan kapag patay na sila ni Manny. Sumugod ang mga pugot. Napakaliksi nilang kumilos at sanay na sanay sila sa pangangaso. Para lang silang hangin na gumagalaw pero hindi rin nagpahuli ang dalawang magkaibigan. Kinaya nilang sabayan ang bawat galaw ng mga pugot. Nang huminto ang mga to sa pagsugod, ay inihanda naman nila ang kanilang sarili dahil alam nilang gagamit na ng kumbate espiritual ang kalaban. Kilala ang mga pugot na mahusay sa pamarusa. Ang tribo nila ay dating mga ordinaryong tao at ang pangunahing kinabubuhay ay pangangaso. Isa sa napatay nila ay ang usa na alaga ng diwata. At mula noon, buong tribo nila ay sinumpa. Sa bawat iba to nilang pamarusa ay tinutumbasan ni Manny ng rebueltara upang bumalik sa mga pugot ang pamarusa. Ang lakas ng mga pugot ay natutumbasan nila Manny at Samuel. Samuel, mauna ka na. Dalhin mo ang kayamanan. Susunod ako. Wika ni Manny habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa pinuno ng mga pugot. Manny, sabay na tayong aalis dito. Matigas na pagtutol ni Samuel. Kaya ko ang sarili ko, Samuel. Sige na. Umalis ka na at hintayin mo ko sa balsa. Mariing utos ni Manny. Sa nakitang determinasyon ni Manny ay walang nagawa si Samuel kundi ang sumunod. Tumakas si Samuel habang pasan ang kayamanan. May mga nagtangkang humabol sa kanya pero agad na nakapagbato ng tigal po si Manny. Itinodo na niya ang pondo kasabay ng ilang mga orasyon. Binanggit niya ang limang basag mula sa Sator kasabay ng pagbato ng tigal po para pinsalain ang mga kalaban. Nang makita niyang naapektuhan ang mga kalaban sa ginawa niya, ay sinamantala niya iyon at mabilis na sinundan si Samuel. Naabutan niya ito malapit sa dagat, pasakay na ito sa kanilang balsa, at nang makita siya ay mabilis siyang kinawayan. Manny, bilisan mo! Bago tayo abutan ng ibang kalahi ng mga pugot! Sigaw ni Samuel. Pagkasakay ni Manny sa balsa, ay binalot sila ng makapal na usok. Malaking tulong din ang balsa ng Serena dahil nagagawa silang itago sa mga kaaway. Samantala, sa loob ng kuweba ay naroon si Landro. Nabagsakan siya ng mga bato at naharangan na rin ang daan niya palabas sa kanilang kinaroroonan. Ramdam niya ang sakit ng katawan
at ang panghihina. Pinilit niyang alisin ang malaking bato na nakadagan sa binti niya, pero hindi niya magawa. Bumalik sa alaala niya ang mga habilin sa kanila ng mga abuelo. Kapag sila ay nag-aayuno o may pinaghahanda ang ritual, bawal silang kumain ng kahit anong uri ng laman. Bawal din silang gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Naalala din niya ang paulit-ulit na habilin ng lolo ni Luna na si Tata Teban. Huwag na huwag silang titikim o kakain ng anong uri man ng laman. Subalit nahulog siya sa pagkakasala dahil nagpatuksyo siya sa tawag ng laman. May nangyari sa kanila ni Laila at iyon ang malaki niyang pagkakamali. Hinang-hina na si Landro dahil sa dami ng dugong na wala sa kanya. Mapait siyang napangiti bago ipinikit ang mga mata at tuluyang mawalan ng malaya.